Sabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ha? Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Iyan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Katunayan yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha, kasi nung una raw, tagam kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa, mga kaibigan. At dyan, mayroong maruming balita riyan, ha? Kung bakit nakapasok si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si Putol, mga kaibigan, ano yan? Tumaya ng pera yan eh. Pumondo yan eh. O, sipin ninyo ha. Of all people, executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos kasama ng lihim. Nung una yan, naki-isko eh. Siguro doon siya pinadala para dito sa Manchurian candidate. Yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh. Mga kaibigan, nung tapos na eleksyon, nandun na siya sa Malacanang, nang lihim. Walang appointment, pero sila nag-i-screen ng appointment. kaya, pintatawanan ko lang kayo, kayong mga kwan, kayong mga taygutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala nakapwesto sa inyo. Natatandaan nyo ba? Ito, bibigyan ko kayo ng mga kasaysayan, ha? Natatandaan nyo ba si Celso de Los Angeles, yung nabaliw kay Regine Tolentino? Ha? Mga kaibigan, na namatay sa cancer? Hindi nyo ba alam yan ang dating, di ba, napakalakas nung kay Gloria? Yung legacy, yung nanloloko ng pera ng tao, di ba? Yung pyramid, ha? Legacy, di ba? O yun, si Celso de Los Angeles, mga kaibigan, sino ang, yan ang amo dati ni Vic Rodriguez. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi, lalo na itong mga troll ni Ingkong. Ano sabi rito ni, may nagsabi dyan eh, sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha? Ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Bakit ka ako si Ochoa hindi nababanggit ang pangalan? Di ba? Samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan.
Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh. Noon pa, magkakasama na sila. Yung ang pangalan ng kanilang law, kung tawagin ay Most, M-O-S-T. Puro yun apelyido nung mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Oh, sipin mo, sila-sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, eh, alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito.